Good morning mga katropa, mga kapinta, good morning. Welcome na welcome po kayo dito sa ating YouTube channel at dito sa aking FB page. Ngayon may papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng crystal effect gamit ang spray gun paint. So ang ginagamit ko po mga katropa ay isang Ansal paint at saka umorder na rin ako ng chameleon paint crystal effect. Yan, katulad nito na nasa screen nyo. Alright, so ganyan gagawin natin. So ito yung frame ng aking MTB. So mayroon siyang pangalan na Aisa din sa kabila. Ito yung kinustomize ko noon. And urgent vlog naman na dito sa kabila. Gusto nyo makita kung paano ko ginagawa ang crystal effect na katulad nito, tara, panoorin nyo itong video nito hanggang dulo. Alright, stay tuned. So una natin ginawa mga katropa, no? Tinanggal natin syempre yung sticker na nakadikit dito sa ating frame. Then pagkatapos nyan, sinabunan natin gamit ang liha na 600. So niliha ko siya ng 600 na may sabon para nang sa ganun ay pumantay at matanggal yung mga gasgas. At pagkatapos ay niliha ko rin ng 240 sanding paper para nang sa ganun ay matanggal yung mga mas malalim na sugat. Alright. At pagkatapos niyan mga katropa, pinrimeran natin siya ng spot primer lang, hindi ko na siya binuo, para makatipid tayo syempre. At pagkatapos niliha ulit at hinugasan ulit para nang sa ganon mas malinis bago natin bugahan ng base coat na silver. Alright, so panoorin nyo na lang hanggang dulo mga katropa. At ito na mga katropa, tapos na natin bugahan ng base coat silver. At kung sino man sa inyo na gusto na ng ganitong kulay, pwede na yan i-top coat para magkaroon ng shiny or high gloss or makintab, ika nga. Sa mga gusto ng silver yan, okay na yan sa inyo, goods na goods na yan. At pagkatapos yan mga katropa, siyempre lihain natin yan. Niliha ko yan ng 800, pwede rin 600 sanding paper. Wet sanding po ang ginamitan dito para nang sa ganun mabilis yan lihain, dahil siyempre kakatuyo lang yan. At pagkatapos ginamitan ko na rin siya ng crystal effect solution mga katropa. So binuhusan na natin, binuhusan ko na, baka buhusan pa ng iba. Ayan. At ayan, gumamit pala ako ng planggana. Kailangan gagamit tayo ng planggana para nang sa ganun yung mga existing na mga crystal effect solution ay masasambot pa natin kapag meron pa tayong uulitin. Alright? So mapapansin nyo ma dito mga katropa, no? Silipin nyo ng mahigi, sipatin nyo na. Baka sipatin pa ng iba. Ayan. Oh. So nabuhusan natin lahat. Kailangan wala tayong kakaligtaan para nang sa ganun, pag natuyo siya, maganda ang effect, ang pagka-crystal effect niya. O, ayan o, para nakatakot. So, papatuyuin lang po yan. Hindi sa ilalim ng araw, kundi sa ilalim ng bung. Huwag ibilad sa araw. At pagkatapos, tutusukin lang yan. Tutusukin lang yan ng screwdriver para nang sa ganun eh, magkaroon siya ng crystal effect pag natuyo. Alright? At ayan na mga katropa, unti-unti na siya natutuyo. Napapansin nyo ba? Ayan, gumuguhit na siya. So doon sa mga part na hindi ko kaagad natusok ng screwdriver tulad niyan. So para siyang basag na bote ano. So iba ang form niya. So kaya tinutusok ko siya ng marami para mas maganda yung pagka-form ng crystal effect niya. So ayan, natutuyo na siya. So ayan mga katropa, kung mapapansin niyo para siyang may mga bitak-bitak na bubog kumbaga. So ayan. Sa mga gustong silver na crystal effect,
Ayan, pwede rin bughan ulit yan ng candy silver or candy red, candy blue, candy dilaw. Bahala kayo kung anong gusto nyong kulay o anong trip nyong kulay, alright? At pagkatapos nyan, mga katropa, binughan ko naman siya ng flat black color para nang sa ganun magkaroon siya ng mas magandang crystal effect. So after na flat black, mapatuyo at maliha rin ulit na hindi na siya lilihain niya pala. Huhugasan lang natin gamit lang kayo ng basahan or scotch bright. Yung scotch bright niya, yung foam lang ipupunas nyo ha. Alalay lang sa pagpunas kasi ang kailangan lang kaya pinupunasin siya para nasa ganun. Matatanggal yung mga ibang black. So kaya anggi-anggi lang ang kulay ko niyan para madaling tanggalin yung ibang black para yung ibang kulay mapupunta dun sa guhit or sa malalalim na parte. So ayan siya, kung mapapansin nyo, ganda, mga katropa. Pwede niya yung tap-top na kung gusto niyo ng ganyang kulay, ganyang effect, ganyang design. Pwede niya nang itap-coat yan na black. Pero kung meron pa kayong susunod na itatap, ikukulay, kung ano pang gusto niyo, marami pwedeng mangyari. Alright, so ito na, nagtitimpla na tayo ng powder coat. So dito na sa part na to, akala ko talaga mag-4 color siya, pero okay lang. Maganda pa rin naman ang kalabasan, kaya lang syempre kumbaga hindi ka satisfied dun sa nangyari. Alright, pero maganda pa rin naman ang kalabasan, kaya lang kumbaga parang nabudol ako ni seller eh. Hindi pala 4 colors yung binigay sa akin. So ang ginawa ko na lang dito, mga katropa, no? Nagtimpla ako ng panibago, gumamit ako ng mga tira-tira kong glitters na maroon at saka gold. So, yun, dinagdag ko. Tapos, then, meron naman siyang hint of kakaibang kulay na parang may nagkukulay green siya. Pero hindi talaga siya totally na nagpo-four colors talaga. Pero, okay lang. At least, nagawa ko ng maayos yung pagka-crystal effect. At, syempre, yung sa kintab mirror finish. Ang ganda, ang angas. Alright, maraming salamat. Crystal effect. So first time kong gumawa ng crystal effect, mga katropa. Ganito siya ang kalabasan. So soon mape-perfect na natin to. So first time ko palang gumawa na ito, pero ayos, successful naman ang paggawa ko. So ayun, mga katropa, mga kapintap, just comment down below kung may katanungan po kayo about dito sa ating ginawa. Angas ng dating, mga katropa. Alright. So sa kung gusto niyo matuto ng ganito, sundan niyo lang po ang video kung paano siya gawin. Ayan, pero doon sa crystal effect at saka sa kintab, wala tayong talagang successful tayo. Pero doon sa kulay, hindi ko nakuha yung kulay niya, kulay na gusto ko, yung four colors. So wala, hindi talaga siya sablay yung binenta ni seller sa akin sa Shopee. So hindi pa ako nag-rate doon. Kaya ayun. Alright, maraming salamat. Don't forget to like, subscribe, at pa-share na lang ang video na to, mga katropa. Maraming salamat sa suporta nyo.